Good morning, guys. Kumusta po kayo? Dito na naman tayo. Today, guys, ipapakita ko sa inyo yung $200 allowance challenge ko. Kung magkano yung natira sa 200 ko. For 1 month na yan, allowance ko. Every Sunday na day off, yun ang ginagasto ko yung 200 ko. Ayan. Ito ang wallet ko. Ito yung natira sa 200 ko ngayong buwan. Na ano. Ayan. $200 na allowance ko. Ito ang natira. 50. 20, 40, 50. Plus my coins na natira. Kano kaya ang coins? $5, $6, $7, 70. So ang natira ko ngayong buwan sa $200 allowance ko is sa 57.70. Yan ang natira ko sa allowance ko, guys. Tapos dahil sahod na naman ito, nagkuha na naman ako sa sahod ko ng 200, at ito na na ilalagay ko sa aking wallet for another 1 month allowance ko. Titingnan ko kung ilan na naman next month, sa katapusan yung maiwan dito. Ginagawa ko to, guys, kasi para makabudget ako. Kasi pag maraming pira ang laman ng wallet ko, palagi akong bumibili kahit ano binibili ko. Kaya para maiwasan ko yun, nag-ano ako ng $200 allowance challenge. Ayan. Para makatipid ako. Kasi pag makita ko na, ay, wala na akong pera sa wallet ko, hindi, wag na lang akong bibili. Kaya ganyan ang ginawa ko. So, yung natira ko, ilagay ko dito sa blue na wallet ko. Itong blue na wallet ko, hindi ko to dinadala pag mag-holiday ako. Iniiwan ko yan dito sa bahay para iwas kupit pag maglabas ako. Ayan, ilagay ko yan dito sa aking wallet na blue. Ayan. Ay, may ano ang laman ng aking wallet na blue. Red pa. Ay, may ano, Lycee. Ayan yung dyan. Lycee yung dyan. Iwan ko yan dito sa bahay para hindi ko magasto yung nakatago na pera dito. Ayan. Tapos ito lang dinadala ko pag mag-holiday ako. Para hindi ako makagasto ng marami pag may makikita akong bilihin. Hindi ako makabili. Kasi konti lang ang pera ko dito na nakalagay. So yan lang, 200. Tingnan natin sa next na sahod kung may matira ito. Pag Sunday, konti lang naman yung ginagasto ko kasi yung kaibigan ko gumagawa ng nagluluto ng ano, ng pagkain namin. Yung hair ko, pinusod ko lang, hindi pa ako nakaligo. Nagluluto siya ng pagkain namin kaya nag-aambag-ambag kami kung minsan $5, $10, ganun lang. Tapos bumibili lang kami ng kanin kaya nakakatipid kami. Lycee again. Ayan. Dyan lang yan. Tapos, ayan. May ano ako, may 1,000 Korean money. Korean money yan. Tapos, $1 United States of America. Yan ang nakatagong pira dyan. At saka, ayan na. Tingnan natin next, ano, next sahod kung may matira itong
mahiwagang wallet na napanalunan ko to sa simbahan. Matagal na to sa akin, almost siguro 11 years panalunan ko yan sa simbahan dito sa Hong Kong. Kaya yan, yan palagi ang gamit ko kasi ito ay galing sa simbahan, hindi ito mawawala ng pera. Palagi may pera yan. Thank you guys for watching. Please subscribe my YouTube channel Yelmons in Hong Kong. Bye everyone. God bless us all.